ang dad ko Ilocano, diretso nga sa Hawaii. Daming Ilocano. Oh naman. Oh, daming Ilocano diyan sa Hawaii. Seconds. Kuya din Ilocano ako. Siguro Ilocano ako. Ang pinaka main well, reason diyan na maraming Ilocano nag-migrate, sa nag-migrate, 'di ba? Kasi doon na-exile si former president Ferdinand Marcos. So yung mga followers niya sa syempre with the North. Sa Pilipinas, with the North yun eh. Sa boss chief amo, Ferdinand eh. Yung mga homeboy niya, sumama sa kanya doon. Yung nagstay sa Waiha. Hawaii. At, sa Waiha. Ayun nga, dumami yung populasyon ng mga Pilipino doon. Eh, even influence yung mga native ng mga Hawaiian doon. Marami akong mga kaibigan dyan sa Hawaii. Hawaii, oo. Oh. Sarap na ano dyan. Sarap na manok. Nokma. Nokma? Hmm. Tsaka maganda mga karagatan dyan. Yaw. Shoutout sa TV ni... Yeah. Earth Spirit ni malamang ni Jobs yan, Ninja Boogie Shadow Shaman. Kulang dito ng Mineski will be yung carry nila, yung magiging hero ni Uncle Bo. Ano kaya? Luna? Pwede Medusa? Depende. Marami naman silang ano dito. Ano ba? Malalakas na hero against the chain. Ako, Life Stealer. Laban na ako dun. Oh, Medusa. May illusion pa eh. Kailangan nila ng titibag doon. Pero hala, dahil may sabi. Underlord sila, kaya naman nilang dumitin. Kaya nila. Team yun nga mga kaibigan, technically, wala kasing, sa mga nagtatanong, kung ano yung opinion natin, technically kasi wala sa contract ni Ohio, hindi siya pwedeng palitan anytime. May kontrata kasi. Kumbaga sa papel, sinunod lang nung Fanatic management, kung ano yung gusto nila. Pero, remaining. Technically, sabi nga ni Quady, that's walang unethical. Walang breach of contract. Pero unethical yung way na pagtanggal nila kay Ohio. Sibi mo, kasama siya dun sa winning team. Tapos, nalingat ka lang nakakwalify sa major. Nalingat ka lang sa major. Tsaka, alam mo, nag-abol ng puntos yung Fanatic. Nung pagpasok na kay, ano, kung business na, point of view, pag titignan mo, pasok sa B. Masok sa banga kasi may si Universe, pre-ages. May puntos siya. Meron siyang qualifying points. Pag ginawa siya ng Fanatic, number 9 agad sa balota dahil may qualifying points si Universe. Hmm. Yun ang pinaglalabanan kasi ng lahat eh. Yung quality ng ating QP. Minsan, siyempre, even though yung emosyon nyo, huwag kayo masyadong emosyonal. Tingnan nyo rin yung... Mga perspective, iba't ibang perspective. Siyempre, emosyonal tayo kasi nararamdaman like natin. Si Kuya, di, we feel bad for Ohio. Oh, pero there's nothing wrong. Yun nga, sabi mo, di ba? The world is not fair. Di pata sa mundo. We need to be strong. We need to be top. We need to be moving forward. Chin up. Together. Chin up. We unite. Wow. Pwede pala ako maging ano, you know? Politician. Pre. Pag ako naging politician, tatanda-tanda nyo. Dice De Leon. Boss, practical lang tayo. Pag ako naging politician, inuulit-ulit ko sa inyo, kukunin ko yung pork barrel. 300 million. Merong 365 days sa isang taon. Merong 48 weeks. Linggo-linggo, magpapa-tournament tayo ng 1 million pesos. Rapsa. 48 million lang yun. Siyempre, kailangan natin ng preparation. So, sabihin natin 1.5. Di pa rin natin mauubos yun. Oo naman. Basta meron tayong 2.5 million na pondo every month. Every week, magpapa-tournament tayo. Lahat na sobra doon. Siyempre, sa akin na ako nakaisip nun eh. Oo. Pero at least, alam nyo na kung sa mapupunta yung pera ng taong bayan. Sa bulsa ko, at sa mga tournament natin. Di tayo crap. Sinabi natin eh. Wala ba bang yapi? Bakit ko yun din? Dami mo kinuha. Ako nakaisip eh. Tama. Idea ko yun eh. Kung bakit, idea mo yun, hindi bibigyan kita. Bakit wala ba daw yapi boys? Relax ka lang. Ang party list natin, abangan nyo ha. BA YAG. Basketball Association Youth Action Group. BA YAG. Para catchy. Pagdating sa susunod na election. Tsaka pag nilaban mo yung BA YAG, palaging matigas ang ano mo doon. Ang paninindigan. Oo, pag member ka ng BAYAG, matitigas ang paninindigan mo dapat. Tama. Always moving forward, never backward. Tandaan yan. Okay. Yan. Let's see paano didiskarte dito. Ang both teams. Tapos na ang kanilang pickings, mga kaibigan niya. Tinker, Rubik, Chen, Terong, and Tiny. Naku, may delikado Mineski dyan. Tinker ni Abed Yusof yan. Alam mo siya, sa signature hero niya. 10,000 kalakasan. Kumbaga, siya ang unang taguro. Si Taguro, ang unang taguro ng... Delegates nga ang Mineski. Pero wala tayong magagawa. Pero this is game number one of our potential best of 3 series, Mineski. Laban sa Fanatic, this is Quedy, and I'm with Boss Lon. Ito na, we will now go straight into the game. At... G. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Mainit pa sa mainit. Let's do this. Pakilala na natin yan.
Thank you very much, mga kaibigan. Makilala mo na! Eternal Envy, Deku ang Terrorblade, Abed is the Tinker, DJ is Chen, Pylaida is the Rubik, you have Universe as the Time. Para naman sa Zayda Mendeski, Jabs on the Earth Spirit, Mushi on the Monkey King Moon, on the Shadow Fiend, Ninja Boogie, Shadow Shaman, and Lucifer, Ice, will be playing the Underlord. Hindi ko gusto itong Chen kay DJ, simply because si DJ, ang mga hero na high impact player. Yeah. Ang Chen, medyo delay ang impact niyan kasi magkukuha pa ng mga creeps yan at kung hindi maganda yung maganda mga rotation. Depende siguro sa ano, Direk. Depende sa Kuya D, sa impact na gagawin. Kung mag-early push, pa, pwede. Hindi, kaso they are up against the Underlord. Ang Underlord, level 7 lang kailangan yan. Level 4, solve, Firestorm. Solve ka dyan. Direk, Leki yung, ano, yung taskbar, kita. 30 seconds. Hello sa inyong lahat, nag... file na ba kayo ng OT? Dinner na ba? Dinner na ba kayo? Thank you very hindi much sa mga nanonood. Ito si Mush. Uy, si Mush! Si Angel mo, nagpapanggap na 3 dito. Parang and, tagilid ng bubble na Mineski sa choice ng hero nila. Hindi naman. Okay ang... MK? Oo, okay ang MK against the Terror Blade. Kayang-kayang umubos yan. May lifesteal yan. Wukong's Command, very good. Ang problema dito, pwede siyang itoss out sa Wukong's Command ng Tiny. Which is a very good counter against ano at ito makakakuha sila ng ano rito padayaw what's good Kuya Lon Boss D we watching you the best duos while drinking here in New Zealand so, okay, thank you no oras na sa New Zealand mayong gabi sa inyong tanan mga Cebu and Visayas diyan mabati ko pala yung good vibes crew. Oh, diyan sa Cebu. Namiss ko talaga yun. Oh yeah, happy sinulog sa always my favorite place. Oh, Dalaget Cebu represent. At yep, ito tayo mga kaibigan, binabati ko yung mga kalaro ko ng PUBG. Kanina na hindi pa naniniwala na ako si Duno. Shoutout sa inyo. Poser ka ba, sir? Sabi mo. Idol mo ba si Duno? Ako yun. Di nga, sir. Ako yun. Poser ka lang, ginagano, no? Oh, babala sa buhay nyo. Sa Vancouver, let's go into the game. Abed, nako, sino-zoning out siya dito. At least yung unang wave, creep wave dito binibigay nila kay Nana para mapataas niya kaagad yung Necromastery stocks niya rito. And last hitting will be easier. As you can see, Fordo already up against a Tinker na medyo 2-0. So, malaking bagay to, especially kung hindi kung walang dalaw dito. Surprisingly, ito kasi yung problema ng running the chain eh. Usually, yung early 2 minutes ng laban natin, nagpo-focus yung mid-centric yan, di ba? Sa papansin mo sa meta natin dapat, ngayon. Dapat. Eh, since meron silang chain, hindi nila afford na mang-zone out dito. Pero kita mo naman, Eternal Envy, popping yung kanyang Terror Blade dito, ang kanyang metamorphosis, trying to farm. Mabati sa mga MMDA, nanonood yata sila. Paano sila nanonood? Baka naman hindi nyo madirect yung traffic, mag-aaksidente pag sumigaw na kami sa laban. Pero salamat pa rin sa panonood. Meron tayong mga marino, mga sundalo, mga nakadestino. Totoo lahat po ng uri ng taong manonood na mamamayan dito. Happy viewing sa inyo. At medyo lag yata yung Dota TV natin. Lag ba tayo direct? Medyo hindi. Dota TV yung Dota TV yung lag dyan. Yung drop natin, tignan nyo kung may drop ba. Wala naman tayong drop dyan. Engineer Lekming, wala. Wala. Dota TV nga problema dito. Abed, so, mga kaibigan. Pero mahalaga nakikita pa rin natin ang mga dapat makita rito. PD, that's a very good rune coming in. Sa palagay mo, itong Tiny ni Universe ang magiging impact player dito. Kasi pwede, siya yung papasok eh. Magsisimula ng gulo. And you have Pylaida, another impact hero with a Rubik. Pero ito initiation, tignan natin, sinipa nila si Eternal Envy. There's a shackle connecting and they might be able to take down Eternal Envy. He is running low. There's that Wukong's Command. At hindi pala, Test of Fate, ang ganda nun, and they might be able to turn this around. Pero inaharangan nila rito, mamamatay ba? Ang ganda naman dito, makakatakot! Makakataka siya rito. Hindi pa siya shockwave. Pero Moshi, delikado. Here comes another re-engagement. Napapangka niya rito. Delikado, nagkakahabulan. Pero meron Terror Blade na magte-teleport sa haba-haba ng posisyon. Walang mamamatay. And hero surviving left and right across the field as Mineski and Fnatic will dance it. Nagsimula lang ng jab-jab. Round 1. Kumbaga sa boxing eh. Konting jab, konting tanja, wala namang namamatay, pero nakita mo na may potensyal. May potensyal na mangyayari. Kita mo naman yung in and out. Presence of mind. Actually, marami beses na mapapersonal dito. Unang-una, we need to give credit to Cheda dahil sa timely test of bait niya doon. Shadow Shaman din ni Boogie. Sinakil yung neutral creep sa pwede mang shockwave para mamatay. Pero beautiful play. Ito ang problema rito na panatik dito. Hindi nila mapipigilan si Shadow Fiend dito sa mid lane. With this kind of laning setup as
you can see, Moon is already 21-9 up against an Tinker na 13 and 1. So si Abed medyo napapahirapan dito. Sinabi mo nga kasi medyo mamaya-maya ba makakakilos yung Chen. And at least kahit pa paano may space para mag-farm yung ASF. Pero mamaya kung maganda na yung rotation ni Kabarong DJ, mahihirapan yung Minis Kaya. Especially yung ASF. Wala siyang ano eh, wala siyang patakas eh. So it's very very important na makakilos or makarotate yung Fnatic kahit paano. Makaisa lang. Yun na nga, hindi. Pero tignan natin dito, Jabs trying to rotate dito. Makakapag-dewards ba yata siya rito? Pero Moon, ang maganda rito sa ASF, even though ispamin siya laser dito. Daw siya sa office. Ito, opisina talaga. Department of Budget and Management. Wow! Procurement. Pero ito, pumasok mga kaibigan. Uncle Mo, trying to go. Here comes the Earth Spirit. Tignan natin dito. Delikado si Kabarong DJ. DJ might fall and that will be the first blood going in the way of Ninja Boogie as Mineski will be the one to strike first dito sa game number one natin. Strike where the iron is hard. Getting that first blood. Medyo maabante kasi si Kabarong DJ. Hindi niya natansya na pwedeng tumalon dun si, ano eh. Si wala sa isip niya na mayroong may Primal Spring dito. Hindi Primal Spring tuloy. Hindi, yung Three Dance. Three Dance. Oh, Primal Spring nga yung pangalan, di ba? Tignan mo, Primal Spring yan, di ba? Yung talon. Hindi, yung talon. Three Dance, tapos yung isa. Primal Spring nga. Tama. Paano ka? Easy. Kala ko mali tuloy ako eh. Delikado si Tay. Uy, pero ito, do you want to go for Nana? Delikado sila rito. Pero hindi, mapapatay ba nila? Very low on HP, Magic Stick will be popped. There's that Fairy Far. And he will survive. And very decent attempt coming in from the side of Fnatic. Just, but they won't be able to get the job done. Just making sure na the presence is felt para sa ASF. Hindi ka pwede mag-pre-farm. Hindi ka pwede masyadong mag-imasim dito. Pero tignan natin. Mushi. Taking down Eternal Envy. That's one for my buddy, Ohio. Tinanggal mo si Ohio. Ha? Papaluin kita sa puwet. Papapadel ka. Bang. Ng di oras ni Monkey King. Medyo nahirapan na sila dito. Kasi yung Chen supposedly makakakuha dapat siya ng creeps pero napipigilan siya ng Mineski. Tsaka siguro magkaroon dapat sila ng variation. Kung gagank yung Rubik, sumama na lang yung Chen. Sayang yung kanina eh, no? Patay na dapat si Moon eh kung may Chen lang doon. Mineski making the best out of this situation, yung the shrine. Neutral creeps. Tamang shrine lang sila rito. Say they will be good to go pagdating sa mga engagement. 2-0 early lead going in the way of the Mineski squad. Only 1k gold. Less than 1k gold lead actually. Terrorblade ni ano rito. Pero ito, Uncle Mo already na, on top of the tree. They might try to go for this. Tignan natin. There is a Chen na nagtatago rito. Tignan natin dito. So, Uncle Mo, medyo sepat niya yan. Tatlong hero ang nandito. Here comes Uncle Mo. Tumalo na naman sa puno. And here comes the Earth Spirit trying to go in. Loko, nagkapasok na rito. But the teleport is here. Here comes the SF. They will be able to trade one for one. Delikado dito si Rubik being chased down. The Chen being chased down as well. Pero here comes the Center Conqueror. Susubukan tumakbo. Test of Fate. Sa sarili ba? Hindi, sa Rubik. Test of Fate dun sa Rubik. Baka lang pwede na mag-test of Fate sa sarili. Backup coming in by Moon. Oo, pero that is a very good trade going the way of Mineski. That is your... Sino ba nakapatay? SF? Oo, si SF na at least, I mean, manamatay yung Terrorblade. Yung palang, alam mo nang lamang sila dun. So that is the second death of the Terrorblade. Talagang sabi nga ni Eduman sa ano. Parang pasilin na kami direct ng network natin. Sinong hero ang namumuna? Nagiging weakest link si ano, ha? Si... Matagal ng weakest link yan, alam mo ba? Matagal ng weakest link yan. Kailan pa naging strong link yan si Eternal Angie? Oo, sabagay. Uy, pero makakapatay sila dito. As ice. Getting down by Universe. Yaman na Universe dito. Ito na Universe Saving Tiny. Grace. Pero iba, unorthodox tong role ni Universe. Actually, he is more of the carry rather than the Terrorblade dun sa laning setup nila. Usually, you will put siguro, Tiny on that other lane. Tapos mapaparmin mo. Pero mukhang kinukuha nila yung level core Universe para makapag-gank siya rito. Level and the dagger is important for Tiny. So, they're willing to trade. Mabilis naman ang recovery time ng ano ng TB. Kung sakasakali, metamorph sa robot. Sulit yung investment na yan kung sakali. Kasi, pag nag-online yung Tiny ng mabilis, siya yung gagawa ng space for Terrorblade to farm. Pero tignan natin dito, Chen on the Earth Spirit, nandito din. So, nagkakaroon na naman ng chess match dito sa top lane. 2-3 is the scoreline natin. One kill separating these teams. And Fnatic, they will have the lead ano this particular point in time. Direct lang. Wala pa, chapsoy pa lang, threat pa lang. Bibili yata siya Tambol o Akila.
Ang problema rito si Uncle mo, medyo mababa yung form niya compared to the Terrorblade. The Terrorblade, despite dying two times already, eh medyo nangungulang. Diba? Oo nga, eh, no? So, very interesting point. Action Jackson kasi itong Minisky. Pero so, kasi at some point, hindi ka naman araw-araw kailangan umaksyon. Si Rudik nandito. Nandito din si Tiny. Mukhang magkakahulihan. Here comes that Hex. The race continuing. Here comes the Firestorm dito. Pero mukhang wala siyang stun. Kinisi si Stair. At hindi nila makukuha. Wala si, walang ano si Lucifer eh. Si Ice, wala siya nung ano, Pit of Malice. Oo, no wala point siya nung on stand. That Pit of Malice to hold would have been a kill. The position. Oh, pero kasi iba double yung, iba yung ano niya rito, yung inuna build. Niya. Since offlane siya rito, ina-level niya muna yung Atrophy Aura. At ayan, yung ina-level niya yung Atrophy Aura. Tapos ngayon, meron siyang... Depensa. Oh, depensa nga lima. Kumbaga, reduce damage na nga sila, reduce damage pa ulit. Kumbaga, paahirapan silang patay si Ice dito. Pero here comes Mineski. Sila ang una mag-adjust. They will put Ice dito. Pero Delicator, here comes the Laser. The Rocket, the Tinker is here. They might be able to take down the Shadow Pin. Pero Shadow Pin running fast. Here comes the Wukong's Command. And that is the Red over the Wukong's what Command. Nakikipagsuntukan dito. SF, laban. Oh, abed the process. One more. Uy, di siya makakapatay dito. Pero, si pero ang ganda naman na Uncle Mo. Pinapalo niya na sa puwet. Here comes Uncle Mo. Nagaanap siya ng opportunity to kill. Tinatanya niya. This is not worth it. Sabi niya ganun. Pero maganda yun dahil nakakuha sila ng kill. Pero napatay na naman si Ice sa pagkakataon na yun with the help of Metamorphosis sa Sander Marudo. Si Sander Ford. At kahit paano palitan bigkas yung nangyayari dito. Mineski getting the kill pero Fnatic also wising up. Sabi nila, hindi pwede yan. Makakill kayo. Babawi kami. At ito na si Eternal Envy. An eye for an eye. Sabi nga nilang ganyan. Ito so na. Tignan natin dito. Akila na siya. Eternal Envy is sitting quite decently in terms of network dito mga kaibigan. 4-4 at the moment. Just 200 gold behind the Shadow Fiend. Magiging problema dito si Moosey. Si Uncle mo wala siyang farm. Oo nga, yun ang ano dito. Medyo umaction Jackson si Uncle Mo, pero tagilid ang babor nila rito. Pero ito, mayroong this is their way towards the network grab. Ito, pressuring itong tier 1 tower dito sa bottom lane. Fortification will be pop, pero no hero teleporting at the moment on the side of Fnatic to defend this. They might be able, or they will, I think they will concede this tier 1 tower in the bottom lane and let Mineski get this. While Terrorblade, Iisama pressuring the top lane. SF is here to defend. And mukhang objective-based loads muna sila dito. Ayaw naman nila nang magbalugbogan. I think that's very power up, very well said on the side of Fnatic. Malapit na magka-BOT na ba siya, no? Si Tinker. Yan na. Boots of Travel for Abed. Next item. Ay, ano next item niya? Anong bubuhin niya? I think Ring of Ivy, Soul Ring ang bubuhin niya rito. Okay, may bote siya. Tamang bote-bote muna siya rito. Mamaya, mahirapan ng Mineski dito kung di makaparm yung ano, si Unggoy. Mapatay kaya nila to. Here comes the Underlord continuing to farm. Tiny is hiding inside the tree line dito. Dagger is dagger up already on the side of, no, hindi pa. 250 gold. So, 250 gold to go. Ang dagger para dito kay Universe and he will be able to create so much space para sa side ng Fnatic once na mag-online yung dagger na yun. They will be able to 4 protect 1. Itong lineup nila, they will be able to 4 man. Of course, Tinker with the Boots of Travel and the Chendi, he will be able to teleport in any location na gugustuhin niya, giving Fnatic the man advantage pag nagkaroon ng mga engagement, not unless kompleto Mineski ron. Or pitasin nila yung Tinker. Oo, pero ito, Blink, dagger, now up on the Tiny and ito yung power spike na hinihintay ng lineup ng Fnatic dito. Will they be able to create so much space para dito sa kanila? And Mineski, they are under the cover of smoke. They will try to go but they might get caught dito dahil hindi pa nagpapakita ang Fnatic dito. Underlord trying to farm pero ito, Rubik ni Pylaidai kumuha ng Firestorm dito. Tignan natin Chen trying to farm the neutral. Makikita ba nila yung Rubik dito? There is a wards though and they might be able to spot the Rubik dito once na. Pero there's the Requiem of Soul connecting onto the Tiny. There's the debut and here comes the Chen Creeps. Oh, yung ganda naman doon. Pero that is a dead Earth Spirit. Mamamatay din 2-for-1 in favor of Fnatic. Shadow Shaman popping yung kanyang Mass Serpent Ward dito. Dumalaban pa sila rito. Here comes the Underlord and they will be able to take down the Chen. The Mass Serpent Ward zoning out though. Etong Rubik dito. 3-4-2 exchange in favor of Fnatic as they will be able to take down exactly. Shadow Shaman and the SM. Galing ng heal naman nun ni Kabarong DJ. Dapat pasok maaga mamamatay yung ano dun. Habang lahat, ang problema pa dyan, habang nangyayari lahat ng yan, Eternal Envy is
farming dito and ang kanyang item choice, Drum of Endurance. Got, so fighting item din siya rito. Solid na yung ginagawa ng Fnatic dito. I really like their playstyle. Getting the kills on that trade. SF already down and out for the count without Iisama's help. So that's like a 4-on-5 situation or 4-on-4 situation na wala yung TB. NCTB, ito na, aariba na yan, mga repa. Aalagwa na yan, Terror Blade natin na yan. Pero alam mo naman si Eternal Joke NB, mga kaibigan, kahit ano karaming item yan. Yung AM niya nga, gusto mo, pag gusto magpatalo niyan, magpapatalo talaga yan. Desabog rin siya, ibig sabihin. May views din siya. Pero Uncle Mo, Battle Fury, ang gusto maging item choice ni Uncle Mo dito. This is a very good item. To increase the farm. Para mabilis, yan yung flash farm potential niya. Parang AM rin kasi itong ano eh. And applicable din yan sa mga Jing, sa mga Wukong's command niya. Sa Jingo Master. Sa ultimation niya. Eh, tignan natin dito. Kung hindi pala ay nakakakita gano'n, no? Bukod sa isang ultimate pop niya dun sa bottom lane. Pero ice, medyo tanging nagang dito. Naiibit yung ano dito, naiibit yung Mineski. Dahil may Chen, tapos may BOT yung Tinker. Uy, mid lane. Meron na, hindi. Terror Blade and SF, magkikita silang dalawa dito sa mid lane. SF, anong trying, anong sinusubukan farming ni Moon dito? So either getting the dagger or hindi, feeling ko, SY. Shadow Blade ang magandang item choice dito since wala namang ganong hero na nag-i-invis sa laro natin na to. The Shadow Blade might be able to give him the advantage surprise attack in terms of positioning dito. Pero Fnatic, they are going for an aggressive maneuver towards their direction of Ice. Delikado siya rito. There's an avalanche toss and he will be able to toss Ice towards the rest of his teammate and they will be able to take down Ice. Pero Ice, Elmo, just creating space lang dito. Nagpa-farm pa rin si Uncle Mo, nagpa-farm pa rin dito si Moon, and yan ang role ni Ice. Pero di ko gusto yun. I mean, that's too easy. Yeah, I mean, that is a smoke wasted. Rather than losing your SF or your Monkey King in that particular situation, bakit mo isusugal? You have your Underlord, and Underlord, from ang gagawin lang ng Underlord dito is defend. Oh yes, malaki yung potential na mamatay siya. Pero they need a lot of resources to take down the Underlord. Ibig sabihin, once na take down nila yung Underlord, eh, multiple hero yung na-commit nila ron. Hindi ibig sabihin, mawala yung threat dito sa ibang cores ng Mineski. They will be able to farm. At nakikita mo ngayon, in terms of network growth natin, as you can see, Uncle Mo now starting to get the farm and he is now 200 away from the Terror Blade. They will be able to secure themselves a tier 2 tower in the bottom lane. And Mineski winning the trade game dito. Kung ako, napatay ba yung ano, napatay ba yung Rubik? So, Fnatic dito, they need to be smart. Yes. Hindi ibig sabihin na nang bebait kasi si Ite. Kita mo naman. Tignan mo naman dito. Tignan natin dito. There's a TP reaction. Kinansel niya. Pero tignan mo, may mahuli sila. The Terror Blade. Here comes Mashi. Uncle Mo trying to chase down. Pero na-anticipate siya rito. They want to go for the Chen. Will they be able to get the Chen though? And DJ, kabarong DJ, being chased down by Uncle Mo. There's that... Uy, makit sa puno na ako kinain. Pero here comes the SF and I think he'll be able to secure that kill dito as he will be able to race down Mr. DJ 2-for-nothing exchange going in the way of Mineski. Grabe and yung awareness na Mineski doon na yung palitan sa baba, getting the Rubik kill tapos getting the Chen. That's very very pro moves coming in. Pero another very good item pickup na naman on the side of Fnatic as they will be able to get that dagger up on that Tinker for Mr. DJ or DJ Avid. At ito na yung tiyasabi natin, pancit, burst potential. Burst potential ng ano rito. Si Abit, ng, the 10K moves. This is where the Tinker will shine. Already have a dagger and of course yung BOT. It's only a matter of time. Kailan siya sasabog dito. Magpapasabog na siya. Moon already getting the 4 staff. And going for Hurricane Pike yan dito, itong si... Mobility item ito, maganda tong item in order for them to save their teammate. Especially if merong mga pang-ensnare na kirip si Chen dito. They'll be able to force out of trouble dito. And very good item for SF on this particular game. And kita mo naman, Nana is leading the game. 8-5 already. And si Uncle Mo is already on that 8,000 mark. Umalo na yung flash farm. Yung flash farm potential ng Umgoy. Yung potential ng Monkey dito. And dahil labi, ano na siya? Battle Fury. The Battle Fury. Ito na. Hindi lang yan. 2K gold on top of that. Uncle Mo is actually accelerating his farm quite very well. Oh, sobrang bilis niyan. And ano maging magandang item choice para sa kanya rito? I think Shadow Blade. Hindi, Shadow Blade. Sakita na ito. All in. O BKB agad, tingin ko Shadow Blade eh. Para mawala rin yung potential na ma-Sunder siya eh. Sunder? O Lincoln ka kung gusto mong mawala pa rin. Eh, pero ito ah. Master Petro. Yan yung lamang ng ayan, Shadow Blade para sa Tiny. Lumalamang sila sa push, mga kaibigan, na para discarding Marino si Abed.
Baby Rocket muna. Wala pang item si iisama. Konti pa lang. At may tumble na siya dito. At Yasha. SNY siya. Battle type. Pwede. Oh, battle vibe indeed. And, BKB I think yung magiging item niya rito. Muna. Mm-hmm. Pero ang problema kasi dito, he is up against SF the Underlord. Monkey King, hindi naman ang maninigate niya lang din yung Shadow Shaman Earth Spirit. Eh. Yung normal lang MK ng Wukong's Command ng SF. Masakit pa din eh. Pero ito, may biniling item si Uncle Mo dito. May papadating na item kay Uncle Napatay Mo. Napatay si Ninja Boogie. Yes. Dala sa balls down, mga kaibigan. Anong laman ng manok ni Uncle Mo dito? Shadow Blade, I think. Shadow Blade. Sabi ko sa'yo, pare, alam mo ba pading yung Monkey King? Pandingin mo ni Monkey King? Monkey King user to, bro. Ge. Alam ko yung mga bubuhin niya. Tinignan ni Mushi yung history ko. Ano na next yan? Ay, ito gagawin niya si Abido. Diba? Oh. Alam mo, anong talent kinuha ng Monkey King? Marami magandang talent yung Monkey King against the Tinker. Attack speed. Ako, ang kinukuha ko dyan sa PUBG, 150 3 dance AoE vision. Pwede niyo mo rin kunin yung 300, ano eh. Pero maganda kasi sa Lagera ko sa digmaan yung 75% Gigo Mastery. Napakakatinyan, man. Parang isang secret relic yung talent mo na yun. Napakano ka, bis. Medyo naiiwan sa farming si EE. Kahit nasabihin mo Terong Blade siya, medyo mabagal-bagal. Mag-SNY pa lang siya. Kasi ilang beses siya namatay, patingin ng kill death, direct bombs. Kita mo yon 1-2 yung score niya. SF 4-1. Ito, napametamorph na. Napametamorph para mag-farm ng ano. Nabilitan. Nabilitan. Hindi naman siya spotted. Hindi siya spotted. Oh. Pero ito, pinagpaplanuhan nila na masama. Si ano rin? Si Universe. Nakahuli ka balbang. Nakabalba si Universe dito. Pero, ganda. Wala na lamas mo. Typical Mineski. Beautiful. Typical. Pero ito, napatipi na rito. Ang buong kuponan ng ano. Tipping pilit. Oh, uy, grabe, hinahabol nila dito mga kaibigan. Ayun, may sentry naman pala, sir. Napano ka naman? Napano ka? Nandun yung sentry. Pero na ako, nakakatakbo. At late reaction star si Universe. Samantala, sa kabilang banda, Mineski is getting this tier 1 tower in the mid lane with the help of the Rasta Shadow Shaman Wards and the Catapult. Nanakaw yung wards. Buti ano, hindi nakita na Mineski na nakameta yun. Ito, perfect time to ano to, may mass serpent ward pala. Medyo ano, ang ilang ko na Mineski, iwas po soy. Pala. Sa kanya pala yung ward sa'yo. Iwas po soy, pushback sila, pupush si Ice isa sa taas, tapos mag-aahas. Kumbaga, rebelde gaming, mga pulang araw. Mga pulang araw, mga galawan. Kumbaga, habang wala mga kalaban, pupulang araw yung jutsu sila. Eto, nagsmoke. Papunta sa Rosh Pit. Alam mo, hindi papapigil tong Mineski rito. Umbaga sa... Matibay ang sandigan. Matibay ang sandigan. Ang bilis niyan, bes. May wards sila rito. Nako, hindi na amoy. Hindi nila kaya. Si EE, walang metamorph. May metamorph si EE. Ah, wala. Meta mo yan. Oh, napaano ka? Nakita yata nila eh. Nahuli ka, Balbon. Oh my God. Aba! May espiya! Nahuli pa yung... Pumasok ang espiya! Closet. Oh, kalansay skeleton in the closet ni Eminem yun, bro. Patay di up tayo dito. Oh, medyo gumaganda ang umariba galawan ng minutes dito. Alam mo tong fanatic ko. Alam mo to si Universe na to, in-import pa nila, pinalitan pa nila si Ohio nito. Ito may pinalit kay Ohio. Medyo nagkaroon ng mind games doon, pwede. Mind games is the ano eh. Ano? Mind games is the name of the game. Kita mo yun ako, napakaraming ancient. May laptop din pala ako rito. Si Uncle Mo, nagpayamang. Nako! Corporation Gaming, mga kaibigan, para kay Angel Mo. Hindi ko alam kung nakita nilang walang metamorph, kaya sila na parosyan eh. Walang no choice si EE nun eh. Kung nakita nilang ganun yun, goodbye hotdog talaga. Walang magagawa. Eh wala kang item eh. Kita mo hindi bumibili ng item mo. Gusto niya siyang bilihan na lang yung BKB niya. Oh. Si Eternal AMB. Na paano kayo eh? Eh na, bumili na sir. Si EE sama. Ah, BKB binili. Dino. Ay BKB nga. Defense ang Marino muna siya. Kailangan niya yung BKB niya para hindi siya ma-disable. Pero papalu-paluin lang siya, papaddle-paddle lang siya ni Uncle Mo dyan eh. Oo, ng unggoy. Anong password niya itong laptop na to? Enter mo lang, lalabas yan. Enter? Enter the dragon? Oo. Enter daw eh. Grabe yung... Hop! Binibait! Ah! Pinaasa! Ang sakit, binigay niyo ng lahat pero nakatakbo ba rin? Totga, the one that got away. Ang problem kasi dito sa Fnatic, even though explosive yung Tinker, kulang pa rin siya eh. He needs plus one. Pero yung plus one mo, Chen. Ay, nako, eto na nga sinasabi ko sa iyo dito. Habang ginank nila, ayun ang problema sa isang Chen. Wala siyang mobility. Pag nakita mo yung presensya ng Chen sa bottom lane, malamang sa alamang, it will take time for him to go towards the top lane. Pero gusto nilang rumak and roll dito. Here comes Universe. Oh my God, they want to go. Take down, pero ang ganda rito. Tingnan natin dito. The Wreck and Fear is here. Here comes the Terror Blade. Bobby is BKB. Nagkakabakbakan dito. Oh my God, delikado rito. Si Uncle Mo in the middle of everything.
Patay si Uncle Mo dito. Tatlo patay sa side ng Mineski. Terror Blade will be able to take down 2. At mapapapulasan sila rito. Eternal Envy paying dividend yung BKB niya rito. They will be able to get the better of the trade. Surprisingly, namatay kasi kaagad si Ice. So, ibig sabihin, wala yung Atrophy Aura, yung minus-minus nila ron. Beautiful play coming in by Fnatic. Akala nila ng Mineski, kaya na nila manduin yan. Sinapak sila ni Universe. Isang mabilis na combo ng toss tsaka hampas. Nabura sa mahaba yung... Wala sila naman silang detection doon. Wala silang sentry wards. And Universe, with a very good initiation, taking down that key hero, tsaka the Underlord. Si Mushi, you know, ang inis sa dance floor. Mala solar boy yung galaw. Pumasok sa ano? Pumasok sa may tore. Solar wala pa siyang BKB noon. Wasak ang pace niya eh. Yun, inaapat siya. Inaapat siya eh. Tsaka isipin mo, 4 on 5, ikaw pa yung lumusog. Yun na nga, yun. Nasa mali. Naubos nasa na mali. Si... Kaya nasa mali si Uncle Mo. Pero may ages advantage pa rin naman sila. 4K, pumalo ang network dito mga kaibigan. Para sa pabor. Sa lineup ng Fnatic. So at this side pa ba, no, if you're a Fnatic fan, chill lang kayo. Hindi naman na nahihiwala yung gold. Even though the ages has been taken by Mineski, hindi naman nila nagagamit. Kumbaga, wala pa sila nakuha ang objective, pwede. Ng Underlord, si Ice, yan yung una niyang pangalan nung nag-Mineski siya, si Lucifer. Ito rin maganda sa kanila rito, tignan natin dito, they are now pushing the issue, gusto nilang patayin. Itong si Ice, there's the two. Ay, hindi, pero maganda si Universe. Maganda si Universe, indeed, and they will be able to take down Ice. Pero tignan natin kung nasa na Mineski rito, nakikipagbalugbugan sila. Uy, Jinkui Mastery, pinahalo! Okay, beautiful! Yan, tinanggal yung best friend ko, sabi ni Mushi, patay niya. Ang sakit. Naka-double damage. Nakuha nila yung mid, nakuha nila yung mid, tapos napatay nila si Terong. So, might be a better trade coming in from Ice. Kasi nag-focus sila kay Ice. Oo, and sabi ko nga sa'yo, pagpapatay mo si Ice, you need a lot of hero in order to take down that Underlord. That will still create space for Mineski to take down another objective, which is yung mid lane. At saka napatay nila si, ano, nakadagon, si, dagon, Aether Lens. Ang trip ni Abed. Malayo na yung, ano niya, yung range niya dito. He can actually burst down someone like Rasta. Or yung Earth Spirit, very easily. Sino, problema nga lang nila rito, wala silang enough lockdown like the Hex. Unlike the side ng Mineski. Hindi naka-Thunderport siya nun. Wala, nandun yung Shadow Shaman for that Hex na alam naman natin. May BKB siya. Nabaano ka? Ha? Nabaano ka? Hindi niya mabibigay-B, yung Hex. Na-slow mind siya. Hindi. Ang initiation kasi ni Moshi, naka-Shadow Blade siya. Ginamit niya agad yung Boundless Strike. Eh, alam mo na, pag binoundless strike, a stun, so yung follow-up will be there, and they will be able to pop. Di ba na BKB out yung boundless strike? Hindi, stun yun eh. Kung baka, BKB ka pagkatapos. Well, ba't di siya BKB? Kasi okay. Na-hex. Pero delikado si Uncle Mo dito. Here is the Rubik. They might be able to find Uncle Mo kung meron silang initiation. Bilis mag-clear ng creeps na itong si Uncle Mo. Ito, papapatay na naman. Ay, sinilver edge nila para matanggal yung Atrophy Aura. Kaso, hindi lagi Pasko! Hindi lagi Pasko, best! Hindi lagi Pasko! Hoy! Hoy! Patapon si Abed! Pinapatay ni Universe! Si Pai! Oh, si Pai mo! Pak! Naku po, binatuan! Ano ba? Pinaglalaban dyan? Pinatigasan pa to! Pinaglalaban dyan? Mambasan! Kaso, one on one with the great one! Ako na pala, mamagisa sa timing! Pogi ka pa! Pak! Jumps! Pak! Bakit ka doon? Napaano yun? Napaano? Hindi! Gusto nila sa baba rito! Mangaban! What a play! Pakipag one on one with the great one! Pero sabi ni Ice, I got you, fam! I got you, fam! Walang tinker! Alam mo maganda ron? Alam mo maganda ron? Pero sa mid, may bakbakan ang kayayari! BKB lakad, tanggal ang germs. Tanggal ang germs at nakita mo yung damage na yan. Unhealable damage on the tier 3 tower. Hindi ko lang alam. Pero malapit rin yung Mineski, pusong tobats eh, no? Iniwan nila si... Hindi, kasi nag-TP si Universe na cancel. Ibig sabihin si Universe, pag nag-push sila sa baba, mag-alay lakad. Mula ako bao hanggang antipolo, ang lakad niya ron. Ano ba yan? Calculated play? Calculated play, pero hindi calculated. Dapat sumama yung Earth Spirit. Pero idol ko talaga si EA. Nag-BKB, tanggal yung germs. BKB lakad. Ice ba yun? Oh, eto. Gusto lang naman nilang rocket si Underlord dito. Talagang... Rocket doon. Si Underlord kasi ang ano eh. Master Baiter eh. Oo, si Master Baiter, mga kaibigan. Ano ba yun? Eto. Pero ano nga item ni Tiny? Ha? Edi... Silver Edge Dagger. Para walang matigas mawala yung Tiny. Mawala yung... Oo, tanggalin yung Atrophy Aura. Oo, tama naman.
Yan yung... Ang aga nagbigay-biniin nun eh, no? Kala niya ang dami. Tapos nasa baba pala. Na paano? Ay, ito na! Ito na naman ito ko! Ito na, hinaharang na naman nila! Rout! Teka, rout na nila natin! Mapatay ba nila yan? Uy! Mapatay ata! Uy! Hindi! Buhay pa! Pero tingnan muna! Nagawan! Ginamitan na Shadow Shaman Wards na dito na rin ang SF pero delikado sila rito! Ito, here comes Hagelbo! DJ! Bakit ka pumapasok dyan? Napalaban na rito! Oh my God! 1-on-1! 3-2-4 to exchange! Si Thunderbolt! Pero naku, nagkakatakbuhan na rito! BKB multiple! BKB pump! Tingnan natin! Naku, delikado! Delikado si Nana! Mag-Hurricane Pike! Count ka! Hurricane Pike! Meron kang Hurricane Pike! Kamitin mo yung Hurricane Pike mo! Ayan, nahuli! Nahuli ang Balbon, mga kaibigan! Alam mo, pag nahuli ang Balbon, talagang patay na talaga. Patay ka eh. Pag nagkahulihan ang Balbon eh. Nice play coming in. Apat ang patay! Hindi natuto yung Mineski doon sa ganong sitwasyon. Hindi na, porket may Atrophy Aura eh, matibay ka. Hindi, kasi pinalo na ni Tiny. Wala nang Atrophy Aura ng mga pagkakataon yun. Sinilver Edge na siya. Beautiful play coming in by Fnatic. Inalay na lang si Kabaron DJ. Si DJ, pakamatay ka na. Uy, pero ito, may plano malupit. Uy, may plano malupit. Ha! Nag-dust delicious, Papa Bull! Nag-dust of appearance? Bakit? Pero, makikita ba ng dust yung nasa puno? Na, paano ka? Lasing, lasing mga kaibigan, lasing yata si Kabarong DJ dito. Pero ito si ah, sinusubukan nilang back, hanapin. Sinabak! Ay, 1-on-1! Patay yata si Uncle mo. BKB Uncle mo. Lang, back! BKB mo! Ah, oop. Walang BKB si Uncle mo. Patay si Uncle mo. Matay ka naman si Uncle mo! Mati! Bakit nandun ang base nyo nasa kabila? Nahuli si Uncle mo ng Tinker Wards. Nagde-depensa kasi siya. Nahuli siya ng Tinker Wards. Depensa ang marino si Uncle mo. Slow mind! The mind is weak, mga kaibigan. The body is, no. But the mind is weak. Ang kulit ni Uncle mo, pre. Di mo baliwanag yung galaw, eh. Minsan, ganun talaga. Pero sometimes I run, sometimes I hide. Ganun talaga, sabi nga ni Britney Spears. Eto na naman si Ice. Kumbaga naging ano niya nato, eh. Tama, ayan, nag-gem of true sight. Sa akin, hindi na ako mapapatay dyan. Oo naman. Hindi, pero ito, alam mo, ang yaman na ni Abed Yusuf dito, pero nakakahabol na rin si Eternal Envy. Pero overall lead naman, nasa Fnatic, 4K ang kalamangan nila rito. Pero naku, maganda ng galaw ni Apailay. Hoy, Burado sa mapa! Oh El my Burado! God, El Burado indeed! Hindi, beautiful play! Delikado makakapatay dito. Tatlo patay sa side ng Mineski, patay pa rin si Uncle Mo dito, and Fnatic with that initiation play, Pailay die. Wala na makapigil dito sa, ano, sa tinker ni, ano, ni 10K M Margad. Ito na, level 5 na yata yan. Na yan, mga kaibigan. Tignan natin. And naunahan nila si... Ito si Ice. Ah, matibay ang sandigan. Ay, nahuli na naman ni Pilay Day. Galing talaga ni Pilay Day. Grabe naman yun. Si Nilber Edge maharap. Delikado si Ice dito. And here comes the buyback coming in from the SF. Malaglag pa yung gem. Malaglag yung gem of true sight sa lupa, mga kaibigan. Siyempre, sa pamalalagyan kayo. Alang malaglag sa langit yan. Oo nga naman. Ito mo naman. Hop, pinuha. Depensa pa rin na dito. Depensa ka limaw. Aray! Binipira pa yung sa mukha. Eto muna. Bumoks naman. Masyado kayo pumapasok. Paddle ka. Paddle ka, Uncle DJ. Sige, heal mo. Pinagpa-paddle sa mukha si Uncle DJ. Kabarong DJ na naman. Oo, Kabarong DJ na naman ang naunahan. Pero okay lang nga. Malapit na Valentine's eh. Walang no choice, mga kaibigan. Maganda naman pinapakita. Maganda nung ginagawa ni Pailaiday para... Blinky na nun, no? Ha? Grabe yung explosiveness ni Pailaiday. Hindi na makariyak yung Mineski. Bigla may tumatalo na Rubik. Oo, yung Rubik na alam yung pumapasok na walang takot. Para mala Gold Eagle Beer yung galaan. Oo, yung tagumpay. Tagumpay. Eh. Boom! Ito na naman si Uncle si mo. Mapipitas na naman to. Pagubat-gubat ka na naman. Sige, pagubat. Papuno ang problema dito, hindi nakaka-BKB si, ano, eh, si SF eh. Wala, buburay ka sa mapa sa mga magic eh. Ang lakas ng magic nila eh. Pag inangat ka ng, ano, ng Rubik, all in na sila doon. Dagon 5 laser. Bumbahin na nila yan, no? Bumbang walang katulad na yung gagawin nila dyan. So tingnan natin dito kung may balik pa Mineski. 9K gold difference. Bigla. Ang kalamangan ng Fnatic Dota dito. Medyo, ito na yung Fnatic na kinakatakutan. Medyo... Hindi na yata nila na miss si Ohio. Oo, ito eh. Pwede. Pwede. Dito, Arcane, ano makukuha pa niya na dito ni Kabarong DJ Kabarong. Okay lang naman na si DJ ang ano eh, ang ihain sa Mineski. Buhay ang Roshan, may Aegis and Cheese and Mineski. Uy! May plano, may plano. Alam nila yan. Kapag may tanduay, may tagumpay. Kapag ito, may tanduay, may tagumpay. Sinong papasok na Roshan dito? Mineski, naka-smokers, Kurimers. Meron ba silang nasa SF? Formation XP! Ako si Universe. Ito na. Nakakita niya. Nandito si Universe. Si Universe. Salis, mga kaibigan. Formation XP. Ito, balak na naman nilang patayin si ano rito. Pusong Tobats. Ay, pusong Tobats. Balak nilang patay si... Ay, pero hindi. Magte-teleport muna sila rito. Hindi nasa spot na Mineski at the moment. Pero alam ng Fnatic na nandito lang ang Mineski. Tsaka ang problema sa Mineski, labes na silang napitas dun sa top. Dapat nag-wards na sila or sentry. Pero
nangyari na eh. Iris wa Riris. Ilang beses lang na, ilang beses na patay si Lucifer doon. Si Rubik, napakalalim ni Isaac, ni ano rito, ni Pilot. Si 7G, ait, kuya di oh. Uy, Angel Pilot Day, naghanap na naman siya ng opening dito. Oo, oh, galing na ito si Pilot Day eh. Oscar. Action Jackson eh, biglang tatalon. Mga angat eh. Tanatik, sila magsasmoke dito. Tignan natin ang mga... Nako, eto na. Eto na. Uy. Uy. Ano yan? Aeon Disc. Completed on Ice Ice Ice. This will allow Ice 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 to survive more. Oo, oh, pagpakunat. Basahin mo ang epekto ng Aeon Disc, boss lang. Ano yeah. Ang epekto niyan? Intake damage 80% applied and you gain buff that cause all damage you deal are dead. Okay. Okay. Sige. Ano raw? Basta hindi siya mamamatay. In okay. Short, hindi siya mamaburst. Hindi siya mamaburst. Ang problema si Lucifer kasi demonyong malambot eh. Eh wala naman demonyong malambot diba? Dapat matigas ang demonyo. Okay. Ikaw ang nanunukso eh. Pero pag nilapitan ka, wasak ang face mo agad. Face lock. Ito na. Uy, papasukin si Kabaro, na. Si DJ pinasok. Ako, pinasok sila rito. Pero tignan napura natin si Rasa, dito. Ito na yung Aeon Disc mga kaibigan. Pero BKB, tignan natin kung papapatay. Tatakbo muna sila. Mamba out. And this will open up the rush pit. Patay si Ninja Boogie. Uncle Mo, malayo na naman sa action. Naka-meta. Naka-meta siya. Pasok sila sa rush pit dito ngayon. O, kaya ba nating defense ito? Yan ang tanong. Imposible. Na depensahan niyan. Tingnan natin dito. Si Moon, wala. Dasal-dasal na lang si Moon. Na umaraw. Nice play coming in. Ito na, si EE. Hindi na mapipigilan si Anime God. Ito na yun, malatangguro na siya. Naka-meta pa, so pwede pa sila mag-push forward dito. Hindi pa nga siya bumibili. Anong bibili niya? Hurricane Pike. Oo, oh, para mabilis. Pero Hurricane Pike ba talaga? So ganitong pagkakataon, dapat Scottie Pippen na yun. Championship item na to. Pre, late game na to eh. Iyan eh, napaano ka? Sa bagay, kung ano-ano binubuo niyan. Oo, bubuo nga ng ano yan, di ba? Ng pipe sa... Sa ano? Bubuo nga ng pipe sa anti-mage eh. Oo, pati sa Slark. Bumuo ng Etherland sa Legion Commander. Baba. Lasing yata yung minsan. Chill ka lang. Eternal Envy. So, tingnan natin dito. What do you think of the situation? Mineski, B pushback. 23-13 is the score. 10k lead with the Dages and Cheese going to Fnatic. I think they need a very good ay flash. Na, bumili na si Eternal Yang B. Binili niya, ano binili niya Yang B? Sa manok. Hurricane Pike nga. Binubaring yung Hurricane Pike niya. Para malayo ang dating. Para pagka nag-metamorph, malayo ang tingin. Malayo ang tingin, di para makapag ano. Oh, pwede mo that's Scotty. Parang ang labo. No? Bow malam sa mga items si Misa si E. Kasi kung Skadi yan, tapos na yan eh. Ay! Naku! Nahuli naman! Nahuli dito! Pero hindi, buhay yata dito si EE, mga kaibigan. Pero ang bilis! Ang bilis mga kaibigan! Nag-Thunderbolt kay Uncle Mo! Oh my God! Pero dito ay SM sa likod! There's the wreck! And they will be able to take down the Shadow Shaman! Chen, delikato si... Delikato dito si Kabarong DJ! Kabarong DJ! Mamamatay pa rito! Oh my God! Mamamatay pa rito! Si Nana, hindi pero katakbo! Iniiwan ni Eternal Egg, angry! Ni Eternal Angry, boom! Sa bogang SF mga kaibigan, wala siyang buyback dito. Hindi rin nila burst down si Eternal NB. Oh, sa pagkakataon na yun. Nakapag-Sunderport siya doon. Kapag-Sunder Maruto at si Uncle Bob, tinamaan ng Lintek. Nagkamali minis. Nagkamali at wala silang SF for one good, and a half. Goodbye hatog sila ngayon. Wala silang mga ulti. Nag-all-in sila. Game 2 na to, Kwedi. Tapos ang boxing dito. Hindi na mapipigilan ng Fnatic na umabante. Yap. Marami silang pagkakamali itong Mineski na to, especially ito sa Underlord. Ilang beses siya napitas eh. Pero you have to give credit para sa Tinker. Ito na, tsaka si Universe! 3 points mga kaibigan, pinanatan dito. Tinarakan na nila si Ait dito. Si Ait, Dagon, wala. May buyback siya Dagon, Rian, Dagon. Pero grabe naman yun. Ito na mga kaibigan. Ito na, Eternal Envy, Eternal Angry mga kaibigan. Dumidepensa ang Alimaw dito. Gusto niyang i-push. Itong tier 3 tower ng Mineski. Mineski tower, very low on HP. Isaiah will be forced to buyback dito. They will be able to hold the line. Pero Eternal Envy, dire-direcho pa rin dito. Manta style will be pop. Di yung subukan nila. Pero here comes the sun. Envy delikato rito. Malita buhay niya. Pero BKB po siya, tsaka Thunderport. Tsaka may force tapen, so hindi nila mapapakali. Tsaka may Aegis. Hindi, naka-meta pa si yan. Si Universe, hindi mapakali, hindi siya mapakali. Gusto niya pumasok. Galing niyo yung Universe, ina-aliop niya yung mga player ng Minetsky rito, ha? Oo. Sabi niya, ako ang pumalit kay Ohio, ako ang sugo. At ito. Sabi niya, nagtatiny ba si Ohio? Parang hindi naman. Oo, ito. At ito, sinasabak na mga kaibigan Universe dito. Hindi sila makaangat, pero patience from Fnatic. Ah!
Four stop in Sander. What a play, mga kaibigan. Four stop Sander. Kaso masyado maasim na galaw yan. Sinusubukan siyang ihilihilihigan. Uy, naku. Delikado si dyan. DJ. Oo, kabarong DJ with the heal. Eternal Envy. Gusto pa pumasok dito. Ito na sila. Rubik with the telekinesis. Ang ganda naman. Opportunity to strike. And they will be able to take down the Rubik. The Rasta as well. At Mineski, they will be forced to fall back dito as they will lose two of their hero. Ice Ice Ice. Wala siyang buyback dito. Abed will push forward. Here comes Unibird. Triple kill for Abed Yusuf. And here comes the race. Pero ang ganda ng four stop. Ang ganda ng micro. Abed, nasan pa? Nag-aanap pa ng makakalaban dito. Eternal Envy. Trabaho lang. Trabaho lang. Bawal tayo mapahiyak sa mga tropa ni Ohio. And GG will be called by Abed, mga kaibigan. Abed the process going for Fnatic. That last play though, fourth stop Sanderport. Palo, fourth stop Sanderport indeed. Saka kabayback lang na hero. Palo, that palo will earn Fnatic their victory dito sa game number 1. Alam mo yung ginawa rin, napakahusay rin talaga ni Kabarong DJ. Alam niya, pinopoko siya ni Uncle Mo. Bumili lang siya ng ano.